Hi guys! Welcome back sa aking munting tahanan. So, today, itong vlog na to ay napaka-importante, lalo-lalo na ngayon sa panahong ito. So, itong vlog na to, ang title natin ay yung part 2 ng paano ang pagkuha ng travel pass. Kasi, marami sa mga comment selection ko na mga tanong about sa pagkuha ng travel pass, anong requirements, and mga ano kung saan ako kumuha ng ano na travel authority, kung saan ang police station ako kumuha, and pati medical certificate at kahit ano yung mga kung ano-ano pang mga requirements. So guys, sige, gagawa ako ng parang pinaka mas clarified pa na explanation about sa pagkuha ng travel pass. So ngayon, nagbasa ako ng mga comment sa aking video, then nakita nyo naman nag-heart ako, then nagre-reply ako sa mga nagko-comment sa video ko nung nakaraang buwan. So ngayon, nag-decide na akong gumawa ng another vlog para dyan sa mga tanong nyo. So in-screenshot ko guys yung mga tanong nyo na about sa pagkuha ng ating travel pass. So ngayon, guys, bago ko muna ipakita sa inyo yung papel namin no, nung kami kumuha ng travel pass and kung sino man yung nag-comment. So, eto muna guys, bago po tayo mag-proceed sa vlog na to, huwag nyo po muna kalimutang mag-subscribe at i-click ang ating bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga vlog, guys. So, maraming salamat at nagkameron ng interesado sa vlog ko na yon. So, ito guys, ito yung part 2 ng ating how to apply a travel pass. So, last month ko lang siya na upload kasi mga June kami umuwi noon mga June 10. June 10 yung travel namin pauwi dito sa Batangas kasi na-stranded kami sa Makati. So, marami kasing nanood ng vlog ko na parang hindi ata naintindihan masyado yung pagka-explain ko about sa pag-apply ng ating travel pass. So, ngayon, umpisan muna natin na hindi ako sure kung same pa rin ng process yung ano nila, yung pagbibigay ng travel pass. Kasi, ngayon, nagbalik GCQ, nag-MECQ ang Manila. Kaya, hindi ko na alam kung paano na ang process ng kanilang pagkuha ng travel pass. Parang naghigpit ata ngayon or lumuag kasi hindi ko na alam. So, eto guys, uulitin ko. Nung kami, kumuha kami ng travel pass, unang-una, kumuha kami sa barangay ng travel pass form. Yung form na yon, hindi ko na siya, wala na akong mapakitang sample sa inyo kasi wala na akong makita kahit sa Google ng sample form ng travel pass nila na pinapipilapan sa mismong barangay ng PIO. So guys, unang-una, bago kayo pumunta ng barangay hall kung saan man kayo na stranded na lugar sa Makati, kailangan kumpleto na yung information nyo na ipipil up sa inyong travel pass ato. Travel pass, yon. So unang-una, yung drivers nyo, yung information ng sasakyan, kung saan kayo magta-travel, then valid ID, yun, kailangan yun, guys. So, yun, pag kumpleto na kayo lahat ng mga kailangan yun, pwede na kayo pumunta kung saan barangay kayo malapit, kung saan kayo na-stranded. Katulad ko, na-stranded kami sa barangay Pio. So, sa barangay Pio kami, pumuntang barangay para mag-apply ng travel pass. So, binigyan nila kami ng travel pass, yun ay pinilapan namin, then iniwan namin sa kanila yon. Ngayon, nandun lahat ng information namin, tapos hindi nga lang dun agad naka-indicate yung kung kailan yung travel date namin. Kasi, parang bibigyan mo, nag-ano muna sila ng record mo sa barangay. Then, after nun, pag naka-fill up na kayo, then ibinigay nyo sa kanila, sasabihin nila sa inyo na itetext namin kayo pag okay na yung travel pass nyo. And dun din nyo makukuha yung medical certificate nyo. Naka-include na rin dun yung medical certificate at plus yung barangay clearance na i-release nila
sa inyo para makakuha kayo ng travel pass authority sa police station. O, diba? Hindi ako nag-backal, guys. Yun. Ganun yung nangyari. So, Friday ata kami nagpunta nun. So, naabutan kami ng weekend. Tinext kami ng Monday ng hapon. Nung Monday ng hapon, nakuha na namin yung aming medical certificate and yung barangay clearance. Yung barangay clearance na yun ay may bayad, guys, na 20 pesos yung bayad sa barangay clearance. Yun, guys. So, after nun, syempre hapon na, hindi na kami pwedeng pumunta ng police station, nagpabukas na kami. Yun. Yung pagbukas namin na yun, ang kailangan sa police station para makakuha kayo ng travel authority ay yung unang-una, yung binigay sa inyo ng barangay na barangay clearance, medical certificate, and plus yung pinilapan nyo na travel pass. Doon sila magbe-base sa tatlong papel na yon na itatype nila para sa inyong travel authority na gagamitin pag nag-travel na kayo. So, yon guys. Saan kaming police station kumuha ng ng travel pass authority? Pagkakatanda ko, doon kami pumunta sa may Ebanghelista, sa may Bangkal. Meron doon police station. So, dapat maaga kayo kasi nagka-cut-off sila nagkakaubusan ng number. Ang maganda dapat yun, guys, kung sabay-sabay kayong aalis, isang papel na lang yung ibibigay sa inyo. Kasi, kung ano, per number din ibibigay sa inyo, sayang naman kasi may gusto ding umuwi. So, dapat kung sabay-sabay din kayo, isang sasakyan lang din naman sasakyan nyo, isang number na lang ang ipagawa nyo para lahat mabigyan. So, doon, ang ano mo lang talaga, pila. May pila talaga doon. Kailangan maaga kayo para hindi kayo maubusan ng slot ng number, guys. Sa case namin, multik na rin kaming maubusan ng number nun. Buti na lang, pag cut-off na yun, nakasama kami sa cut-off nun. Yun, guys, ganun yung pagkuha ng travel pass sa case namin. So, ngayon, hindi ko na alam kung paano na yung, ano nila, paano na yung process ng kanilang pagkuha ng travel pass. Kasi, nung una din, nag-ano din ako na sabi, online na daw, online na yung pagkuha ng travel pass authority, then i-email ka na lang, ganun kasi yung mga nadinig noon nung nandun pa kami sa Makati. Then, ang ginawa ko, guys, eto, mas maganda, i-like nyo yung page ng Makati News. Ilalagay ko na lang dito yung screenshot, Makati News, or search nyo na lang sa Facebook, Makati News. Yun, i-like nyo yun, then nag-update naman sila dun kung anong meron sa Makati or kung ano yung balita sa TV, yun. Then, i-like din nyo yung bagong paglilingkod Pio del Pilar Makati City na fan page din ng Barangay Pio. Kung sa Barangay Pio kayo na stranded, or kung sa iba naman barangay ng Makati, ganun din yung gawin nyo. I-search nyo na lang sa Facebook kung ano yung fan page nila. Then, mag-check na lang kayo kung anong update nila about sa pagkuha ng travel pass or wala ng travel pass na ginagamit pag gusto nang umuwi ng probinsya. Hindi ko rin kasi alam, guys. Basta yon, update na lang kayo sa news and yon, magbasa-basa na lang kayo kung ano yung magiging update nila about sa mga travel pass sa fan page nila. So, yun, guys. Isa-shoutout ko dito sa vlog na to yung mga nag-comment sa aking video nung yung how to get a travel pass, yung part 1 natin. So, sasagutin ko po isa-isa yung mga tanong nyo po kahit nag-reply na po ako dun sa inyong comment. So, guys, ito. Okay. So, one week na siyang nag-comment si Darkness Rises. Hello! Shout out po sa'yo. So, ito yung tanong niya. Ma'am, saan police station po kayo kumuha ng travel pass dito sa Pio del Pilar? Yun. Babagitin ko po ulit na doon po kami sa may Ebanghelista or Bangkal na lugar doon sa Makati kami kumuha ng travel pass authority noon. So, ma'am, basta, or sir, basta maaga lang po kayo pumunta doon. At alam po natin may pila para hindi rin po kayo maubusan ng number.
So, shout out po. So, sunod naman po ay si Minitesi. I'm not sure ha. Shout out sa'yo ha. 5 days ago na yung ano, comment niya. Nag-heart din ako. Then, nag-comment din ako guys. So, saan po kayo kumuha ng health certificate? So, ulitin ko lang po ulit. Kumuha po ako ng health certificate ay sa barangay po ng Pio del Pilar. Sila na po talaga yung nagbibigay. Itetext na lang po kayo kung kailan nyo makukuha yung inyong health certificate. So, tatanungin naman po kayo dun, doon kung may mga symptoms kayo ng ano natin dun sa pandemic, yung sa COVID, kung ano yung kung may ubo ba kayo, may sipon. Tatanungin naman kayo doon guys sa pagkuha nyo ng health certificate. Basta ano, sagutin nyo lang na maayos yung tinatanong nila, mabilis naman sila mag-release ng health certificate guys. So, next, si Natalie Nabuab. 1 month ago na yung ano niya, yung comment niya. Nag-heart din ako and also nag-reply din ako guys. So, ito. Paano po kung commuters ka po? Anong requirements po? So, sa commuters, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ano nila requirements. Siguro, kung kailangan ng travel pass, baka ano lang yung, ano bang tawag dito, yung quarantine pass. Parang kailangan mo din yung quarantine pass para if ever na umalis ka, meron ka mapapakitang quarantine pass. Let's say, kung halimbawa, kung magkukommute ka lang at pupunta ka lang ng grocery, siguro yun yung kailangan mo. Then, siguro parang pupunta ka rin sa barangay, hingi ka ng parang travel authority para lang, ano, may kukunin ko dun sa ganun lugar para at least kung ma-checkpoint ka, meron ka papakitang, ano, na papel na katunayan na, yun, tinayagan ka ng barangay na mag-travel ka sa ganung lugar, 'di ba? Hindi lang ako sure ha, pero parang ganun yung ano nila, yung process kasi dito sa amin sa Batangas ganun 'yun. Kung lalabas ka ng ano ng town mo, pupunta ka sa kabilang town, kailangan mo ng travel pass, then include din yung quarantine pass. And also kailangan magdala ka rin ng valid IDs and 'yun. Kung halimbawa nakamotor ka o di kailangan mo ng lisensya, tsaka kailangan complete papers yung motor mo para hindi ma-hassle, 'di ba? 'Yun. So, thank you Natalie. Shout out sa iyo. So, next naman is ito. Kapon lang siya nag-comment si Cherry Rose Perez. Sa travel authority po, ano pong requirements ng driver? Wala naman pong kukunin na ORCR or medical certificate. Passenger po ako. Med cert lang po ba at barangay clearance ang ipo-provide ng travel authority? So, sa driver nyo po, kailangan meron din po siyang travel pass kasi aalis po siya ng lugar kung saan po siya nanggaling. Then, syempre, para pag na-checkpoint po siya, may reason bakit ka umalis, anong gagawin mo dun sa lugar na yon, nakalagay dun sa kanyang travel pass kung susundo sila sa'yo or may pipick upin lang, yon. Kasi, hindi lang ako sigurado ngayong month na to kung kailangan pa talaga ng travel pass, pero much better na pumunta na lang siya sa inyong munisipyo or barangay na kumuha siya ng travel pass. And yun, ano naman dun eh, depende naman yun sa ano, sa management ng ano, ng ano nyo, ng lugar nyo kung paano ang pagbibigay nila ng travel authority para sa mga susundo. So, yun, include nga doon yung pangalan, kung ano sasakyan ang gagamitin, tapos ORCR, depende po ata yun sa lugar na kung sakay na stranded, kung talagang kailangan po yun. Tsaka yung plate number, yan, yung plate number po talaga, hinihingi po talaga yan ng police station sa travel authority nyo. Kasi, para pag na-checkpoint kayo at tinignan yung plate number ng sasakyan at tama dun sa papel na dala nyo, okay na. Baka palusutin na kayo. Yun. Tapos, tatanungin lang naman siguro kayo, pasaan kayo, kung uuwi na. Yun. Tapos, pag hiningan kayo ng mga medical certificate nyo, pakita nyo na lang para hindi hassle. At least, maganda yung kompleto yung requirements nyo kaysa naman yung kulang-kulang, edi, na ano pa kayo na ang tawag doon na naabala pa kayo o 'di ba pag kumpleto yung requirements nyo at nakita nila go na lang 'di ba yon sa medical certificate at barangay clearance. Yes, yun lang po yung kailangan, yung pinilapan yun na travel pass form
medical certificate, and also yung barangay clearance, yun lang naman po ang hahanapin sa inyo ng police para sa travel authority nyo. And also, ipa-xerox nyo po yun, guys. Kasi kukunin nila yung xerox at yung original, yung ipapakita nyo pag na-checkpoint kayo. Yun. Hindi ko alam kung maliwanag yung pagkaka-explain ko. Basta, at least, nagbigay ako ng information. At sana, naintindihan mo ko, Miss Cherry Rose Perez. Maraming salamat sa pag-comment mo and shout-out sa'yo. So, ito, meron din pa po isa pong nag-comment, si Christopher John Torres, 1 month ago na. Salamat po sa info. Wala pong anuman. Kailangan pa po ba kumuha ng travel pass kung sino ang susundo? Yes, inuulit ko po na yung pong susundo po sa inyo ay need po talaga ng travel pass. Kung ganun pa rin po talaga yung policy sa checkpoint na ngayon, during ito, hanggang ngayon buwan na to, kung susundo, kailangan pa rin ng travel pass, at least kahit papano hindi hassle, yun. Tsaka ano din naman eh, tatanong din nyo naman sa mismong town nyo kung ano pa yung mga requirements para at least kompleto sa requirements, hindi maging hassle, yun, para dire-diretso kayo, hindi na kayo papatigilin pa, basta ikompletohin nyo lang yung mga requirements na kailangan. Okay yun. So, sunod, si 2 days ago na to, guys, si Shirley Ala. Hi, ma'am. Hello po. Kukuha po kami ng medical at travel pass dito sa Makati. Kaso po, balita ko po, through online na daw. Hindi ko po alam kung anong link nila. Help me po, ma'am. 28 na sana ngayong August ang biyahe namin. So, nung una yun din. Yun din ang alam ko. Na nagbasa-basa din ako, basta i-like mo na lang yung page ng Makati News, or pwede mo naman silang i-PM dun, i-PM sa page nila, tsaka yung isang page ng bagong paglilingkod, Pio del Pilar Makati City Course, kung sa Pio del Pilar ka na stranded, mag-message ka na lang doon, then kung meron naman doon nag-post na ganito na nga talaga yung pagkuha ng ng travel pass through online. So try mo din mag-apply ng travel pass through online, pero ang alam ko parang ang tagal nila mag-update pag through online. Mas much better na pumunta ka na lang kung saan malapit na police station ka nandoon. Pumila ka na lang and yon, kung papala rin, kung hindi ka mabusan ng number, yon, at least bago ka umalis ng police station, may travel pass ka nang dala. Yon. Yun ang mas much better na gawin mo, Miss Shella Ala. Pumunta ka na lang ng police station, then yon, pumila ka din, yon, pag-uwi mo meron ka ng travel pass authority'ng dala. Yon. So yon, guys. Yun po lahat ng mga nag-comment na sa aking comment selection po dun sa ating unang vlog nitong How to Apply a Travel Pass. So, sana po ay nakatulong ulit ako sa information na binigay ko. And eto, guys, ipapakita ko po sa inyo yung aming travel pass noon. Eto yung sinasabi ko sa inyo na pinilapan namin na yung sa travel pass na kinuha nilang information sa amin. Ito yon, yan. Yan. Pero naka-indicate din naman dito kung gusto nyo na yung mga requirements, yan. Yan yung kailangan mo i-attach kung gusto mo din i-send sa email. Ito pala, guys. Yan. Yan. Ilalagay ko na lang dun sa description box yung email kung saan kayo pwedeng kumuha ng travel pass kung gusto nyo through online kayo kukuha, or kung gusto nyo naman yung suggest ko na pumunta na lang kayo kung saan police station kayo malapit. Then ito yung health certificate na binigay nila, ganito, guys. Yan. Naka-indicate naman dyan kung nag-quarantine kayo, kung ano yung mga, kung wala kayong symptoms, ganon. Tapos, ito naman yung barangay clearance na binigay sa amin ng Pio del Pilar na barangay. Yan, guys. Yan.
Naka-include dyan lahat. Lahat ng mga info na binigay namin nung nag-fill up kami ng travel pass. So, yan. Hindi ko na tinakluban, guys, para kita nyo kung ano yung mga nakasulat. Tapos, eto. Yan, ito yung ano, yung resibo namin na binayaran namin sa barangay clearance. Yan, 20 pesos siya, guys. Yan, 20 pesos po siya. Yan, yun yung binayaran namin sa barangay clearance. Tapos, ito, valid IT, kailangan ng Xerox, guys. Yan. Yun, ito yung lahat na kailangan pag kumuha kayo ng travel authority sa police clearance. Then, ito po yung pinaka... ano namin, travel pass authority namin, ito, yan. Yan, naka-indicate po dyan yung pangalan namin tatlo, kasi tatlo po kaming umuwi noon, yan. Isang number na lang po ginawa sa amin noon, yan. Naka-indicate po lahat dyan, yung date, travel date, yung sasakyan, saan kami nagmula at uuwi. Yun, tapos, yan, basta lahat naka-attach dyan, lahat, yun. So, yun guys, sana nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo at sa mga nagbabalak umuwi. Itong information na to, sana makatulong po talaga sa inyo. So, yun, guys, at kung sinong gustong magpa-shoutout sa susunod ko pang vlog, just comment down below. At isa-shoutout ko po kayo sa susunod ko pang vlog. So, guys, thank you so much and don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang videos and also don't forget to like and share this video kung informative po talaga itong sinabi ko sa inyo guys. So yun guys, thank you so much at yun. Ay nako, yun lang guys, hindi ko napapahabain pa. So bye guys, see you soon to my next vlog.